Hi, Joseph Legman po, aka Kayumang D-Vlog, and welcome to my YouTube channel. Ito na naman po, meron naman po tayong kakausapin, isang entrepreneur. Mula po siya sa probinsya, natutong gumupit, at ngayon ay nandito na siya sa Maynila, si Mr. Alan Lopez. Kausapin po natin siya tungkol paano siya nagsimula na paano siya nagsimulang magkaroon ng sariling pwesto dito sa Maynila. Pagpamandi na lang po muna natin, ano, medyo maingay kasi ang pag-interview natin sa kanya is nandun siya, ongoing po yung kanyang panggumpit, medyo maingay lang po yung machine, pero the thought is there and the topic is there, at nasagot na naman po ng maayos at mahusay ang ating mga katanungan kung paano ang isang katulad nating ordinaryong mamamayan ay magsisimula ng barbershop kung gugustuhin natin. Okay, tara po at pakipag-usap na po tayo kay Sir Alan Lopez. Oh, sige, salamat po ng marami, sir. If ever na ano, yung huling-huling payo talaga, sir, para sa yung mag-start ng kanilang barbershop. Sa mga nangangarap talaga na ito talaga ang gusto nilang gawing hanap buhay, talagang kumpiyansa lang sa sarili, tsaka talagang tiwala, yun lang, tsaka tsaga talaga, tsaka ingat lang sa trabaho, kasi nga delikado pagka bara-bara, siyempre pwede ka masugatan ng mga gamit eh. Kasi siyempre matatalas, lalo na pag mga bata malilikot. Talagang isagad natin yung ano, yung pasensya sa mga customer, kasi kung wala sila, maaring hindi tayo hihinga. Kasi kumbaga sila yung buhay natin na mga barbero eh. Ganun lang, sir. Boss, ano yung pangalan po nila? Alan Lopez, sir. Alan Lopez. Sir, ano, kasi nakita ko, dito na ako ipapagupit ng nakaraan. Oh. Ako, malakas talaga yung pagupit, no? At Sir Alan, kumusta po sila ngayon? Yung barbershop nyo ngayon? Sa ngayon naman, okay na, malakas naman na yung shop na to. Kasi halos 8 months na rin ako dito. 8 months? Okay. Oh. Ano po yung provision nila, sir? Bicol, Catanduanes. Oh, Bicol, Catanduanes po. Oh. Sa provinsya po kayo natutong manggupit? Oh, sir, sa baryo-baryo lang eh. Baryo-baryo lang. Paano yun, sir? Ano, yung sino yung pinag-practice nyo doon? Bali, una talaga ang ginupitan ko, siyempre kapatid ko. Okay. Kasi hindi makaming mga lalaki. Bale, kapatid ko lang ang talagang unang mga ginupitan ko eh. Okay. Sir, ano yung may naging hayat ko pa sa inyong manggupit? O paano yun? Natuto na lang kayo? Ginusto ko talaga? Tingin-tingin lang sa mga kapitbahay na marunong. Okay. Pero talagang naging hilig ko rin kasi hilig talaga eh. Bali, kung susumahin, sir, mula sa probinsya, nandito sa Maynila, ilang taon na kayong gumugupit? Bali, nag-umpisa talaga ako, ano, 2009. 2009. Oo. Sige nga, sir, pakikwento nga po. Hanggang ngayon. Bali, hindi naman ito ang talagang unang trabaho ko. Ano po yung trabaho nila una, sir? Iba-iba rin, sir, eh. May pabrika. Tapos, kahit ano, basta mapagkapirahan. Mula dun sa probinsya, sir, kailan kayo nag-decide na pumunta rito sa Maynila at dito ipagpatuloy yung pagdugo? Anong taong 99 talaga? 99? Oo. 99? Bali, ilang taon na ngayon, sir, yun? Mga nasa 21 years na rin akong gumugupit eh. 21 years. Pero dito, sir, sa Maynila, dito ko ba yung una nilang pwesto o namasukan pa sila? Oo, namasukan pa ako ng 4 years. 4 years? Sir, saan yung pinasukan yung una? Diyan din sa Commonwealth, Manggahan. Oh. 4 years. Ano po yun, sir? Commission or resident to kayo? Para ano, hatian. O, commission, ganun. Sir, dito sa pwesto nyo, sir, kasi may mga nanonood sa atin na gusto rin na magkaroon ng sariling pwesto. Ano po yung mapapayad nyo sila? Ano yung dapat nilang malaman? Ano yung dapat nilang ihanda, sir? Siguro yung kaalaman mo na kailangan na lang ihanda kasi yung mga pwesto marami namang mahanap eh. Oh, oh, yung kaalaman mo na dapat siguraduhin nilang talagang marunong na sila. Skill. Oh, sir.
Paano po yun, sir, kung sakali, di-skilled na sila, ano ba yung dapat nilang ihanda, pangalawa, sir? Siyempre, yung mga gamit. Gamit, oo. Sir, ito sa mga gamit kung sakali, sir, okay ba yung bukit, sir? Okay. Thank you. Ayun, Marlo, kasi ako na ito. Eh, sir, yung ano, sa pagdudupin, sir, saan kayo nagsimula? Dito yung mismo kayo nagkapwesto? Marami na, sir. Marami na. Oh, marami na akong naging pwesto. Pwesto. Mga ilang, sir, yung naging pwesto niya na? Siguro, ang nagawa ko ng chef, nasa siyam na rin, siguro. Sir, satisfied? Thank you. So, sir, plano ba ako si sir magandang kita? Dan, function niya, pwesto niya na, sir? Oh, pero yung hindi naman lahat yun nanatili kasi minsan nawawala yung pwesto eh. Minsan ginukuha na nung may-ari. Yun, kaya pinupull out ko yung mga gamit. Sir, dito, sa pwesto niyo ito, magkano yung nagastos nila? Habali dito kasi talagang ganito na ito, down payment na lang. Kasi ang talagang may-ari nito, barbero din. Okay. Eh, ayaw na mag-barbero eh. So, hindi kayo nag-ano lang sa kami. Hanggang narito sa nyo, sir. Gusto nyo, sir, ano? Gusto meron kang gunting. Meron kang supply sa lamin. Saka yung skill na sinasabi nyo, okay na. Madali pang i-set up. Sir, so, yung dito sa pwesto nyo dito, sir. Anong oras yung ano nila? Huwag na iba. Yung pinakamalakas. Kadalasan naman talaga sa mga shop, gumagupitan, Linggo talaga malakas. Talaga? Oh. Tsaka Sabado rin. Sabado rin. Eh yung weekdays na sir, yung pagpula Lunes hanggang Biyernes, okay din naman. Yung shop naman kasi pag talagang malakas na, kahit weekdays, talagang okay pa rin siya. Kung bumababa man siya sa araw ng mga Linggo, hindi naman ganun kalaki ang mga diferensya. Eh, sir, yung kinikita nyo rito, magkano pa nyo rito, sir, kada buwan? Bali, inaabot din halos ng 8,000 kasama na kuryente tubig. O, kasi... Pero kaya naman, sir. Oo, kaya naman. Eh, sir, sa isang araw, nakakailang nangyayin mo kayo ulo, yung regularity na mababa. Ha? 15, hindi bumababa ron. Patas. Ay po, sa mga bago po sa vlog ko, no, meron pong subscribe button dyan. Kindly po, if you are new to my channel and gusto niyo po ng mga ganitong mga topic o concept sa pagninegosyo, kindly po subscribe, like, and share. And click on the bell button para po ma-notify kayo sa mga susunod kong vlog. Okay, tara po. Pagpatuloy na po natin ang ating talakayan. Matas talaga yun. Matas talaga. Pero halos madalas 20, ganun. O pataas pa nga ganun. Ayun talaga. Itong Sabado Linggo, sir, nakikita ko kayo ng isang araw, alas 8, may mga tao pa dito. Oo, kasi sentro ka, corner kasi ito eh. Oo, strategic yung lugar. Oh. Ito lang po ba yung pinakamalakas sa pwesto nyo dun sa nakaraan? Malakas din yung nandiyan sa Batasan. Oh, kasi 10 years ako dyan eh. Okay, dyan kasi ako tumagal bago ako napunta rito. Sir, sa tagal nyo na sa panggumpet, sir, ano na yung naging ganahan, sir, nyo? Nakapagpaano ba kayo? Nakabili na yung pagbahay? Ano po yung pagdang nyo na? Bali, naitataguyod ko naman yung pag-aaral ng mga anak ko. Yung panganay ko ngayon, first year college na rin. Sa ganitong lang talaga, paggugupit ko, naitataguyod ko. Kasi asawa ko, ayaw kong pagtrabahohin. Gusto ko sa bahay lang. Na nasusurvive naman pang araw-araw. Ano course ng anak niyo, sir? Ano daw 'yun, sa forensic po, police din. Police? Oh. Pero first year college pa lang. Oh, pero mga ilang taon, mga 4 tayo, 5, sir. Yung 4 years yata 'yon. 4 years. Oh. Sir, dito kung sakali, mag-expand ba po ba kayo ng pwesto dito muna? Sa tingin ko ito muna at saka yung sa Bata. Dalawa lang kasi ang shop ko eh. Dalawa shop nyo. Yung sa Batasan. Kasi masama yung kada buwan, nakakapagkano kayo, sir? Kung talagang kikwintayin yung lahat ng kinikita, higit pa sa 30,000 aman. O, yung kabuuan talaga. So, nag-ranging kayo ng kada araw ng 3,000, 5,000, sir?
Hindi pa umabot ng ganun. Kasi ako lang naman mag-isa eh. Pero saan lang may kasama kayo ng Google Pet? O kayo lang talaga? Dati may mga kasama rin ako, kaya lang sa ngayon, minsan yung iba kasi nagsasarili na rin. Okay. Eh wala bang ano, sa mga anak niya sir, meron bang ano, nag-interesado rin sa Google Pet? As, wala silang ano? O kasi dito na kayo sila ipinangwanak. Oh. Karamihan kayo sa mga manggugupit, mga probinsyano. Oo, oh, oo. Oh, oh. Sila, dito na sila namulat. Dito na namulat. Oo. Oh. Sir, yung pamilya niya sa probinsya na, pagpadala na rin kayo, sir? Ah, oo. Oh, lagi naman. Opo, oh, unang ganda, no? Hindi pwedeng mawalan kasi umaasa talaga yung mga nasa probinsya eh. Sir, sa panggugupit, katulad din sir kanina, tinanong nyo, sino yung nasusunod minsan? Kayo po ba o yung nagpapagupit? Talagang kung kinakailangan sundin mo yung customer, gagawin mo talaga yun. Pero hindi lahat na desisyon nasa customer kasi ikaw mismo ang nakakaalam ng problema ng ulo eh. Opo. Magde-decide ka talaga kung ano ang ano. So, adjustment lang naman yan. Kung na-adjust. Eh sir, yung ganyan, wala na yun. Dito na lang sir, hindi na kayo nag-Tesla, wala nang araw, talagang experience na lang. Bali, maraming mga seminar din akong pinuntahan, pero talagang marunong na ako bago pa ako pumunta sa mga ganun. Pero sir, ang lakas ng loob niya, kasi marami ako nakilala mong gugupit. Okay na sa kami na yung namamasungan, sir. Ano yung nagpa-decide sa inyo para magkaroon na sa inyo ng pwesto? Sa namamasukan naman, okay naman. Kasi matagal akong namasukan din eh. Kaya lang, dahil gusto ko yung hawak ko rin yung oras ko na, lalo may mga kaibigan na rin ako, mga gala din. Gusto ko yung pag gusto ko umalis, alis? Walang komplikado sa ano. Oo, oo, kaya, mo, oh. Kaya gusto ko pag sarili, pag gusto mo umalis, alis ka, walang problema eh. At doon sa isang araw, nakita ko sarado kayo eh. Ah, oo, napagala kasi para kami. Ganun kasi kami pag naisipang gumala, sarado mga shop. Kasi puro barbero kasama ko rin. May asosasyon na po ba kayo ng mga barbero dito, sir? Hindi naman, mga tropa-tropa lang. Walang gugupit din. Oh, pero maraming barbero talaga na ano, parang buo din sa magkakasama. Pero kami hindi naman ganun. Basta halos anim lang naman kami. Na madalas magkakasama kasi. Eh, sir, kung sakali kung may magtatanong sa inyo paano mag-set up ng pwesto, sir, ano yung may papayag mo sa kanila? Ah, siguro yung pag-set up naman kasi ng pwesto, minsan depende rin sa klase ng pwesto, kung gaano ka ganda. Tsaka, depende sa klase naman ng ano, ng area. Kasi siyempre may mga area na hindi naman kailangan ganun ka gara yung kailangan ng pwesto. Pero siyempre, kailangan mas maayos din talaga kasi para mahikayat din yung tao eh. Kasi dito, higayat, kagang magagana ko, hindi kayo na... Pero dito kasi, talagang hindi pa naman to talagang ayos na ayos eh. Kasi yung may-ari nito, dapat ayosin namin to, itataas namin. Kaso, nagbakasyon na ng probinsya eh, hindi pa bumabalik. O pandemic? Oo. Ay, nabanggit ang pandemic, sir. Ano yung mas malakas, itong pandemic o itong maluwag na? Balik, kunting diferensya lang naman ang lakas nung before pandemic kasi noon kasi talaga parang unlimited yung tao eh. Labas kung labas. Tsaka talagang yung mga bata noon, face to face yung klase. Eh, talagang obligadong magpagupit. Eh ngayon, pwede namang magpahaba konti kasi hindi naman madalas nag-on-cam yung mga estudyant. Saka online eh. Hindi mapupuna ng teacher. Ako sir, pagka nagbalik siguro yung klase, tapos face-to-face, maraming mapag-tignan. Tapos babalik pa yung CAT yata sa ROTC. Sir, yung sa pag-gugupit ka rin, ano yung mga style na madalas na nagusto ng ginugupitan nyo, sir? Sa ngayon, kasi
may mga time kasi na nauuso yung gupit. Halimbawa ngayon, ang mga nauuso ngayon, yung faded na sinasabi nila. Yung mga... Paano yung faded, sir? Yung ganyan, sir? Yung clean cut, basta mga initing na clean cut na mga gupit. Faded ang mga tawag nila dyan. Pero sir, siguro ngayon marami na nagpapakalbo sa inyo, semi-kalbo. Oo, madalas kasi yung init ng klima natin. Oo, mahirap. Oh. Para tipid, ano siguro, tipid shampoo. Eh sir, yung pagsisetup ng ganyan, yung gamit kasi natin yung kanina, di kailangan may pwesto. Dito ang pwesto nyo, 8,000 yung kanina. Ano yun sir, 3 months at once, 1 month deposit, o paano yun sir? Oo, to. Bali 2 months deposit lang. Ah, 2 months deposit, 1 month advance, okay. Bali 24,000. Ayan, tapos sir, yung gamit na ganyan, magkano yung sa razor na ganyan, sir, saka yung sa pangait, saka itong brush? Bali ito naman, mura na lang naman ito ngayon. Nasa 1-2 lang. 1-2. Oo. Pili natin mga 30,000 na pinipihanda kung gusto na magputap ng sariling pwesto. Kaya lang ito sir, pag pinapuntrahan nyo pa dito ito sir, ano? Tunti lang kasi talagang halos ganito naman ang kulay nito. Medyo, so more or less 30,000 lang kailangan yung hawak mo. Dapat hindi bababa ron. Kasi kahit ganitong simple lang, kung uumpisaan mo talagang magugulat ka, ganun lang pala, pero gumastos pala ng ganun. Eh sir, kung sakali, yung meron tinatawag tayong ROI, return on investment. Dito sir, ilang buwan nyo bago na buwa yung balik muna, saka yung kumikita na talaga kayo sir. Alo, 30,000, ilang buwan yung, ano yun sir, nakuha or nabawi? Madali lang naman yun kasi kung kukwintahin mo yung daily income na 3,000 oh, na lang, ano? Madali lang naman. Kaya talaga. Maganda itong negosyo sa sir eh. Ang tawag dito medyo underrated. Hindi nalang tinitingnan na maganda yung kita, pero maganda yung kita talaga kasi tuloy-tuloy. No, marami kasi ang nagbe-business na ganito kahit ngayon, hindi nga talaga marunong gumupit eh. Kasi alam nila na... Malakas. Malakas siya. Parang simple lang ba na simple ano? Simple lang. Hindi mo kailangan mamalingke o magluto. Oh, hindi mo kailangan magpuskura na talagang puskura. Kikita rin talaga. Meron ako na-interview sir, ano? Banana, isipin mo, 3,000 na din sir, banana view. Totoo, kasi siyempre kahit merienda yan, talagang patok sa... Walang pandemic, walang Totoo yun, kasi basta matyaga ka lang talaga. Eto sir, itong sakali, magdadagdag pa kayo ng isang ano, hindi na, magkakasama pa kayo? Or kaya na lang talaga? Sa ngayon kasi, yung paghahanap kasi ng tawan, minsan pag-iisipan mo rin kasi, alamin mo rin yung kanilang pangangailangan kung sasapat sa kanila yung kikitain. Pero ito kasi hindi pa naman kasi formal na ayos talaga to eh. Kasi kailangan pang dagdagan sana ng ano. Kasi ako gupit lang talaga sa ngayon eh. Oo. Kahit alam ko yung mga kulay, sa babae, lahat. Kaya lang sa ngayon, dito lang muna ako nakapokus kasi hindi pa nga ganun kaayos yung pwesto. Ganun baka mga isang pagkano, babalikan ko ngayon pagkano ayos to. Okay sige. Kasi ano to eh, bala ko kasi nito gawing parlor. Barbershop. Yung ibang gamit nandito na eh. Ay, pang-shampoo, ganyan. Nandito na, dinala ko na dito. At dati rin po talaga, nag-parlor po yung ano, dito sa pwesto niya sa kapila. Hindi, namasukan din ako ng 6 years kasi sa ano, sa kilalang salon din. Bago ako talagang nag-sarili na talaga. Pero malakas talaga ano sir, ano? Hindi ka nasisira dito eh. Hindi talaga. Hindi nga ako nakakapasok dito ng maaga. Pinaka maaga ko dito, 9. Minsan nga, sablay pa yun, mga madalas 10. Pero kaya pa rin, nakakadalawa po pa rin a day. Kaya pa rin. Matao kasi dito sa lugar na to. Lalo na pagkasabado linggo. Marami talaga. Di pagkasabado linggo sir, ang pinakamalakas yung maaga. Sa barbershop naman, hindi mo maano kung anong oras talaga. Basta may time kasi na... Maaga pa, marami na. Marami na. May time naman na bandang gabi, saka marami.
Eh, sir, kung yung mga tao na nanonood sa atin, kung mag-uumpisa sila, pagbabalak na magkaroon ng barbershop na katulad nito, saan ka mapapayag na, sir? Siguro kailangan nilang ano, kasi lahat naman ng trabaho may challenge yan eh. May haharapin ka rin problema. Basta alamin lang nila sa sarili nila kung nakaready ba sila sa ganitong trabaho. Kasi lahat ng trabaho talaga may ano yan eh. May tiyaga. Kailangan tiyaga talaga. Sir, dito po ba meron ba yung araw na matuman? Ano yung mapapahay niyo pagka may matuman na araw, sir? Higa, tsaga, ano? Pagbibitiw. Oh, pero hindi naman talaga, basta ang barbershop kasi lumakas na. Oo. Wala nang masyadong boring talaga, wala na. Wala na. Eh dito, sir, bago kayo lumakas, mga ilang araw kayo, bago yung talagang kilala? Ito, kasi dating barbershop nga talaga itong matagal na. Parang yung tao hindi talaga ganun ka ano. Hindi siya ganung matumal talaga, hindi. Kasi talagang matagal ng barbershop 'to. Ami goodly na 'yung mga dating kliyente, sana ay nagpupunta ka rito. Tsaka 'yung dating ano, dating may-ari nito nung nandito, dito tumatambay. Inaalok niya 'yung mga customer niya dati. So may goodly na talaga. So, hindi na kayo nagpula start, you know? Hindi na talaga kasi nakita ko to, naka-foreign barbershop, pero talagang gumugupit pa siya. Nag-aantay lang talaga siya ng makakakuha para hindi na siya talaga gugupit. Paano yun, sir? Inalok kayo o kayo ang nag-alok ng... Hindi, nakita ko talaga nakalagay barbershop for rent, gano'n. Ah, for rent? O, talagang kilala ko na siya yung may-ari nito dati. Kasi madalas ako dumaan dito eh. Naku, magandang pagkakataon yun. Oo nga eh. Tinanong ko, yun nga, sabi niya, sakto naman, kailangan ko talaga, nag-down na agad ako. Mabilisan na. Yung pinapasukan niyo dati, ano sabi sa inyo, sir, nung sinabi niyo na mag-uumpisa na ako? Yung dating amo ko naman, talagang wala naman siyang pwedeng masabi sa akin para pigilan ako kasi talagang nag-servisyo naman ako ng maayos eh. Kaya, okay lang naman, okay lang sa kanya. Ano, binigyan po ba kayo ng payo? Wala naman kasi alam niya naman na, ano, na bago ako umalis sa kanya, marami na rin akong natutunan. Kaya alam niya na kaya ko. Kaya wala naman siyang nagawa na. Kaya, tsaka ganun lang naman talaga ang buhay ng barbero. Alam na rin ang mga among barbero yun na anytime pwedeng mag ano rin. Sarili. Oo, magsarili. Ay, yung mga dating yung kasama, sir, ang nasabi sa inyo, magkakaroon na kayo ng pwesto. Siyempre, yung iba na walang, hindi pa nagsasarili, siyempre, nangangarap din talaga kasi, siyempre, iba talaga yung sarili mo, yung shop mo kasi sarili mo nga yung oras mo eh. Walang pipigil sa'yo, walang pwedeng magalit kung aalis ka. Yun ang ganda talaga ng gosyo, no? Sarili mo, oras mo. Kaya lang, gusto mo talagang kumita rin, kaya mo talagang magsipag, no? Oo, talagang agahan mo rin. Agahan din. Kaya lang, sir, dito, hirap. Wala kayong karelyebo. Ano yung ginagawa niyo, sir? Pagka walang relyebo, kung gusto mo talagang magpahinga, talagang magsara ka muna. Ang hirap pala ako yung karelyebo. Pero ito naman kasi yung trabahong ito, hindi naman ito talaga sobrang pagod. Oo, pagod. Kasi magaan lang naman yung mga materialis na hinahawakan. Kaya lang, ang ano lang dito, minsan boring. Ayun, kaya pag naboboring na kami mga barbero, ayun, gala. Boring. Yung parang nakikita mo na lang yung paulit-ulit. Paikot-ikot ng area mo. Ayoko. Siyempre, may time talaga na, no? Kailangan mong makipagkita sa mga tropa-tropa para kwento-kwento. Pangalis ano ba? Pangalis ulit. Para pagpasok mo uli, parang presko ka uli. Parang energized ka uli. Parang bagong uli. Ano ka uli? Bagong sigla sa pagpagugupit. Hirap, mahirap. Ano ang sir, ano?
Eh, paano yan, sir, kung sakali, ganyan, kung nagugupit yan, nakikipagkwentuhan na rin kayo sa kliyente? Ako, hindi ako ganun madalas nakikipagkwentuhan, pero may time talaga na pag willing naman yung customer, wala namang problema. Eh, paano yan, sir, sabi nga nila, kwentong pardero. Wala na yung kwentong honor, kasabihan lang yun, pero ako kasi hindi ako masyadong mahilig sa ganun. Yung kwento na parang, may time naman na, hindi naman nawawala sa barbero yung ganun. Yung may time talagang nakikipag-usap. Yung dumarating nga sinasabi nilang kwentong barbero. Yung parang ano kasi yung pang palipas oras lang ba? Kwentong barbero. Eh sige, bossing. Bossing yun itong ilang piyesta kayo nagpagamit dito? Ganyan na rin po, mga 10 na po. Ah, 10? Medyo bago na rin po kasi yung nakita ko nung lugar eh. Ah, sugi na. Wala po, dito rin ako nagpapagod. Boss, ano ha? May vlog ako eh. Kayo mang g-vlog, mamaya check mo ha. Oo. Tapos baka mamaya rin, upload ko na ito. Alas 12, konti end lang. Makikita mo na kung gwano ako gwapo ron sa before and after ni sir. Pero mula nun, inisip nyo na magkakaroon kayo ng sarili pwesto o... At talagang dumating sa isip ko yung ganun. Kasi normal talaga yun sa ano eh. Sa ano ba, katulad ko, namamasukan dati, nagde-develop ng kalaman. Talagang dumating talaga sa punto yung ganun. Balang araw, pag kaya mo na talaga, kailangan mo na talagang magsarili kasi... Mas maganda pa ang kinikita nyo kaysa mag-abroad ka, no, sir, ano? Marami na nag-abroad, pero maganda na rin yung sarili ko yung negosyo. Ako po, ano, so tama po kayo. Oo, kasi may kaibigan ako na dati galing siyang Taiwan eh. Eh, may puhunan siya, pero hindi talaga siya barbero, ha? Pero nagka-interest talaga siya na pag-uwi dito, yun ang gawin niyang ano, negosyo. Barber siya. Puhanap buhay, oo. Oh. Ayun po ba na ka-influensya, sir? Bale, nung time na yon, madalas ako dumadaan sa kanya nun eh. Pagkakain akong tanghalian. Kasi malapit lang sa bahay yung pwesto niya. Ay, yung pwesto ko medyo mas nakadistansya. Pero namamasukan pa ako nung time na yon. Ah, barbershop din? Mga taong 2003 pa yon, namamasukan pa ako nun. Ayun. Dahil sa paglipas ng mga araw na ano, yun, natuto rin. Natuto na rin siya doon. Kahit wala talaga siyang alam sa paggugupit. Parang nakahiligan niya din lang dahil sa, siguro nakita niya talaga na talagang madali kumita ng pera sa paggugupit. Pag talagang skilled ka, pwede mo namang bilisan kasi ang paggugupit eh. Pero hindi naman kasi lahat na pagkakataon pwedeng gawin ng barbero yun. Kahit alam niyang kaya niyang gawin. Kasi tao kasi yan eh. Pakikiramdaman mo rin yung tao kung baka ayaw niyang sobrang na binibilisan. Baka ninenervyos sa galaw mo. May tao kasing ganun eh. Mamaya makalmo na lang. Pero sa barbero talaga, kung siya ang masusunod, kaya niyang gawing mabilis yan. Kaya lang, hindi talaga pwedeng ganun ang trabaho kasi bibigyan mo talaga ng importansya yung tao eh, na dapat comfortable siya maging sa galaw mo, hindi lang sa gupit na gusto niya, pati yung galaw mo kasi mamaya sa sobrang bilis mo tumalsik na yung tahingan. Kasi minsan ba nagkamali kayo o hindi na? Normal yun, pero hindi talaga ganun ka, no? Yung siguro kunting ano lang, pero hangga't maaari talaga maingat ka talaga. Laging ganun talaga dapat. Kasi tao yan eh. Hindi na rin pa yung dundugtong magalang. Oh, wala pa namang nangyaring ganun. Kasi talagang dapat maingat ka talaga. Sa lahat ng oras. Kasi lahat na hinahawakan mo, matatalas yun eh. Oo. Lalo na yan, oh. Lalo pag bata ang gugupitan mo, talaga yung pasensya mo talaga dapat sagad. Ganun talaga kasi ang bata kahit kausapin mo yan eh huwag kang gagalaw, hindi naman gaya sa matanda yan. Pag sinabi mong hindi, pag matanda hindi mo naman kailangan kausapin na ganun yan na huwag gumalaw kasi alam niya na yan, matanda na yan eh.
Pero pag bata talaga, lahat talagang pasensya gagawin mo yun. Tapos na, guwapo na si sir, lalo ng guwapo. Sir, pwede kayo tumingin dito para mamaya picture ako sa Spanish product. Yan. Thank you, sir. Thank you po. Sir, ano, paki-invite ko naman sila sa shop na, sir. Sa mga nanonood kay sir, kayo Manggi Vlog. Yes, alam ko. Punta kayo dito, sir. Sa shop ko. Dito lang po kayo sa... Dito ka, ano to, corner ng... San Juan Bautista, San Pedro. Malapit ka po to, dito sa Divine, no? Divine Providence Church, no? Ayan po, tapos na po natin ang ating talakayan. Every time po na matatapos ang aking vlog, ay nag-iwan ako ng... But this time, ang iwanan natin ay kung ano yung aking natutunan. Ang natutunan ko ngayon ay huwag matatakot mangarap at araw-araw umaksyon tungo sa katuparan ng ating pangarap. Ito po muli si Joseph Lagman, aka kayo Manggi Vlog. At kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe sa aking channel, meron pong subscribe button dyan. Kindly po, ano, click the button. Pakiclick na rin po yung button, yung bell, para po ma-notify kayo sa mga susunod kong vlog. Hanggang sa muli po, paalam!